Ayun o, ngayon dito ang Jollibee Chowking sa kamang ina sala nakatago dito sa loob. Actually, hindi pa ako nakakapag-check-in sa henna na to, pero feeling ko naman maganda siya. Guys, so far, yan yung pinaka-cheapest na nakita ko na buffet. Itong epic kapag ka-umaga restaurant, pero pagkagabi nagiging beach club yan. At katabi noon ay gimikan kapag kagabi itong Ombar Boracay. Madadaanan din natin dito yung Halo Mango na napakagandang brunch. So guys, gusto kong brunch sa Halo Mango na to. Hello guys! Ngayon, I'm back again with another video. And guys, for this video, is tutur ko kayo dito sa mga beachfront hotels sa matatagpuan dito sa Boracay from Station 1 to Station 3. Ngayon, dito tayo mag-start sa mismo Station 1. At dito sa Station 1, ito yung makikita nyo. And sa likod ko, yan yung makikita nyo. Diyan, nagpupunta yung mga mag-island hopping. Kapag ka magsisimula kayo mag-island hopping, kapag kagising nyo sa umaga, is dito yung dito magkukumpulan, dito yung meet up, and dito magtatagpo-tagpo yung mga tour guide, tapos yung mga guests sa area na to. At guys, and dito na yung Astoria Boracay. Ito yung pinakabagong branch sa Astoria dito sa Bora. Tignan nyo, sobrang ganda! And guys, actually, hindi ko pa napupuntahan yung Astoria na yan kasi yan yung bago. At yung napuntahan ko is yung Astoria sa Station 3. Good morning guys! I'm back again with another video. And for this video is, alam ko naman, karamihan sa mga magpupunta sa Boracay ay naghahanap ng mga beachfront restaurants, beachfront kainan, ganon. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga makikita nyo ngayon dito sa Boracay na pwede kayong kumain, nakaharap nyo ang beachfront. And guys, syempre, i-consider na rin natin kung pricey ba o hindi, ganyan. Pero, syempre, kayo na rin bahala, depende sa budget nyo, kung pupuntahan nyo ba yung i-refer ko sa inyo or hindi. At ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang currently na estado ng restaurant na yon, kung okay ba after pandemic or what. And upon filming this video is ngayon po ay June 14, 4 o'clock p.m. Okay, so yun guys, if ever na gusto nyo puntahan ito after June 14 is puntahan nyo na lang. And yun. And guys, makikita nyo, unang-una na makikita nyo dito is Yellow Cub. And medyo maliit yung space nila, pero ayan guys, yung Yellow Cub ay stand and alive dito. And next doon katabi nun is yung Tiger Sugar. Yung Tiger Sugar, sikat na sikat yan ng mga milk tihan. And actually, ito yung number one bestseller nila, Brown Sugar Boba and Pearl Milk with Cream Mousse. So ayan, guys, 115 price nun. If ever na gusto nyo bumili, is ayan yung price ng Tiger Sugar. At next, itong White Sand Cafe. Yun, tignan nyo oh. Yung White Sand Cafe nila is wala pang ganong tao. Pero ayan, may makikita kayo dyan na bilihan ng mga seafood. And ito, meron silang menu. Check natin. So ayan yung mga menu nila. Meron silang mga house special crispy pata. Ayan. And snacks. Ayan. Kita nyo? And ayan guys, actually, hindi to restaurant or hotel, pero ayan, may Havaianas dito. And actually, I'm currently wearing Havaianas at bigay ni Havaianas to, hindi ko to binili. Kaya lang, maliit yung size na bilhin nila sa akin, so Havaianas baka naman. Ayun no, tingnan nyo, meron dito Merlis, Chori Burger, Longa Burger, and Barbecue. So ayan, if ever guys na gusto nyo, yung pork barbecue nila, isaw, and chicken is the intestine, pork ear, ayan, 50 pesos, 15 pesos yung halaga. Wow. Ayan guys, dito makikita nyo sa katabi niya is yung Nalka. Ayan, ito yung mga prices at yung mga menu. I-post nyo lang para makita nyo updated na presyo at ino-offer nila. And actually feeling ko mga oyster yung mga sinaserve dito kasi yun yung nakita ko sa mismong karatula nila. So ang halaga ng oyster is nagre-range between 195 to 505. So pinakamahal 505. Yun yung sisig oyster nila. So yun. Actually, hindi to masasama dito sa video ko, pero if ever na naghahanap kayo ng oyster sisig na sikat na oyster sisig, pwede nyo i-consider yung 2 seasons. Kasi sikat na sikat sa 2 seasons yung oyster sisig at yung 4 cheese pizza. So ilalagay ko na lang price sa baba para kahit paano meron kayong comparison. Ganun. Ayun guys, ito isa na namang restaurant. Kaya lang hindi ko alam kung ano to, kung anong klaseng restaurant. Pero ayan na, makikita nyo sa harapan nakalagay egg on toast, croissant, pasta, and pizza, 380 and 450 pesos. Ang ganda. Oh. Ayan, pwede nyo i-consider to. At hindi din nalalayo doon sa mismo Station 1 or Station 1 pa nga ata ito, Arctic. And actually, nung bumili ko dito before, parang konti yung stock nila ng chicken, wala silang chicken. Siguro meron naman na ngayon. So yan, I'm here. And dito sa taas na to, kasi doon ako nag-stay before, nung nagpunta ako. Ayan, makikita nyo din itong Mooney. Mooney,
Actually, yung vibe niya parang medyo mabarbar. But, ayan, makikita nyo, cocktail agad yung bumubungad sa kanya. Yung pizza, aperitivos all day, breakfast, ayan. Pasta. Ayan, pasta. Next guys, itong Jerry's Grill. Wow, kaya lang yung Jerry's Grill nila, tignan nyo, ang liit nung pasukan sa loob. And ayan yung price. If ever na gusto nyo makita, post nyo na lang again to check. Ayun na, as you can see, may mga pinatong na sila na mga paper. So, ibig sabihin, nag-price increase na sila. Ay, grabe. Boracay Island price nga naman. At katabi ng Jerry's Grill ang pinakasikat na Starbucks. And guys, yaan yung sikat na sikat sa TikTok. Pupunta kayo dun sa taas. At ito yung magiging view nyo, yung area na yan. Ang ganda niyan, guys. So, if ever, punta kayo dito. Actually, dalawang beses magkasunod kahapon nagpunta kami sa Starbucks. Kaya tingin ko ngayon, hindi naman na siguro kami muna magaganyan. Stop muna dun. Kasi, susunod naman. May makikita din kayo dito ang Jonas. So, ayan. Ayan yung mga flavor dito sa Jonas. Fruit shake, Boracay. Actually, sikat na sikat yung Jonas dito sa Bora. Kaya, kapag ka nagpunta kayo dito, itry niyo yan. Huwag niyong palalagpasin. Actually, ang specialty ng Jonas is banana, mango, parang peanut butter. Ganun yung natikman ko nung time na bumili ko doon. And actually, guys, sobrang sarap noon. And yung price range, nakalimutan ko na, parang 100 to 200 pesos. Ganun yung makikita nyo, the price range. Ayan, makikita nyo din dito sa area na to, meron dito mga nagtitinda ng mga kung ano-anong mga Boracay merch. Boracay merch. Mga pasalubong stuff. Ayan, may mga anklet, may mga bracelet, mga necklace. Ayan, mga bags. Ayan, tignan nyo naman. Look. O, mga shot glass. Ayan, ganyan yung mabibenta dito. At mabibili nyo. Ayan, unang-unang makikita nyo na hotel dito after ng Astoria is itong Henan Crystal Sands. So, napakaganda nyan, guys. Isa siyang under ng Henan Group of Companies. Actually, hindi pa ako nakakapag-check-in sa Henan na to. Pero feeling ko naman maganda siya. Kasi kapag ka nag-Henan ako, ang natry ko palang Henan Prime, Henan Lagoon, Henan Regency ba yun? Tapos isang Henan, nakalimutan ko na pero ilalagay ko na lang sa baba. So if ever na gusto nyo, malapit kayo sa Station 1. And konti lang yung crowd doon sa mismong beachfront. Tapos itong The District. The District. So yan. Isa din niya sa mga sikat na hotel dito. And guys, may bar yan sa taas. Nakapag-bar na ako sa itaas dyan. If you guys want to consider, pwede nyo consider. And ayun o, tigan nyo. Mayroon nakalagay doon. Pampering. Special offer. 10% off. 2 PM to 10 PM. Spa. Ito, yung isa sa mga restaurant na sikat dito sa Boracay Station 2. Station 2 na pala itong area na to. Makikita nyo, Red Coconut. And sabi sa akin ng tita ko, masarap daw dyan yung kape. Hindi ko alam kung ba't kape nasarapan niya dyan. But yan. Red Coconut. Ayun guys, so if ever na naghahanap kayo ng Mediterranean cuisine, Hardin. Hardin naman basa dyan eh, no? So ayan, medyo wala pang tao siguro dahil hindi naman lunchtime itong pag-video ko. But makikita nyo dito, meron ditong calamares, kalyos, Greek grill platter, moussaka, baklava, Hardin salad, creme brulee, porto calopita. Hindi ko lang basahin yung iba. Hindi ko na binasa. And next na makikita nyo itong Globy Traveling Chef Boracay Chuchuchuchu. So ayan, Filipino dishes yung pinakasikat dito. Crispy pata, kare-kare, sizzling sisig. And ayan guys, para makita nyo yung menu nila. Ayan, may mga Chinese specials, Korean specials, vegan specials. Ayan. Nakakain ako dito before nung second time na pumunta ako ng Bora. Masarap naman guys. Ayan. Next na papakita ko sa inyo is itong D-Mall. Itong D-Mall, ayan, makikita nyo dito yung Aria. Yung Aria, isa sa mga sikat na nagpo-provide na napakasarap na pizza. Ayan guys, so makikita nyo, ayan yung mga pizza na in-offer nila. Hawaiian, salmon, ayan. Ayan. Katabi na nis itong Epic. Itong Epic kapag kaumaga restaurant, pero pagkagabi nagiging beach club yan. Parang club mismo. So ayan, makikita ko sa inyo yung menu nila. Makikita nyo yung all day breakfast nila dito. Yung appetizers. Tapos yung mains. Ayan. O, diba? Burger yung dati kong in-order dito. Ito at ang The Epic Burger yung na-order ko. So 590 pesos yun. So if ever na gusto nyo yan, sumorder na lang kayo dito. Dito sa Bora, every time na nagpupunta ako, itong Epic, parang ito yung pinaka sumisimbolo sa center ng Boracay for me. Parang nagsa-center siya sa Station 3 sa Station 1.
So, parang so far, feeling ko naman nasa center na tayo ng station ng mga ano dito sa Boracay kasi nasa Epic na tayo. Ayan, ito na, end of D-Mall na to. Kasi D-Mall na yung diretso na to and sakop ng D-Mall yung area na pinakita ko in Epic. Papasok doon, ganun. Sa sobrang tagal ko dito sa Boracay na napupunta, ngayon ko lang na-realize na simula pala Station 1 hanggang doon sa Epic, parang karamihan puro makapagkain. Walang gaanong mga hotel, ganun. And mga bilihan ng mga souvenirs. Ayun o, mayroon dito ang Jollibee, Chowking, saka mang inasal na nakatago doon sa loob. Hindi siya gaano pangkita, but andun siya. Pag dumiretso kayo dyan. Grabe, hindi ko inaasahan yung lumapit sa akin dito sa Boracay, guys. May nag-aalok sa akin ng ano, ng cannabis, Diyos ko Lord. Ayan, madadaanan din natin dito yung Halo Mango na napakagandang brunch. Ito guys, gusto ko tong brunch ng Halo Mango na to. Kasi beach brunch siya. Makikita nyo habang kumakain kayo ng mango smoothie. Ayan, and ito yung price if ever. Ang gusto nyo makita yung presyo. Ayan, take out price nila yan. Ayan, mango ice cup, mango holy. Ito yung order ko. Order dito sa dalawa. Masarap yan, 250 saka 180 maliit. Ayan. O, diba? Ito yung ano niya, yung actual na itsura. If ever, pero ano lang nila yan, display. Ito yung order ko. Either. Hindi ko pa natatry ito kasi parang may yellow-yellow or something. So parang okay na ako dito. Para siyang ice cream na soft serve ice cream. Actually, yun nga mismo. Tapos merong manga, tapos merong mango syrup, ganun. Yan, tapos ngayon nandito na tayo sa area ng Summer Place Beach Club. Guys, isa yung summer place sa pinakasikat dito na giniginitan kapag gagabi. Kasi dyan, mayroon dyan region, mayroon dyan disco. At karamihan dyan, ang age bracket dyan ay mga Gen Z saka mga millennials. Ayan, isa itong Le Soleil de Boracay Hotel sa nag-o-offer ng masarap na buffet. And actually, wala akong nakikita dito nga price ngayon. But dati dyan kami kumain. Ayan ah, seafood bucket, something like that. At ayan, tignan nyo. Mayroon silang in-offer dito na happy hour. Buy one, get one yung mga cocktails. Ayan, ito guys. Isa sa mga famous hotel dito sa Boracay. Itong Boracay Mandarin Island Hotel. And tignan nyo, meron siyang katabi na bar at meron siyang katabi na spa. And guys, ito yung kaharap niya. Sipin nyo, ang ganda oh. Beachfront din! At syempre, beside Island. At syempre, beside Boracay Mandarin. Ito, Stoneville at KFC. Ayan, makikita nyo. Diyan ako umu-order ng ice cream before. But kahapon, nagtanong ako kung meron ba ice cream dyan. Wala sila ice cream. And pwede ka dyan maki-CR if ever na malaki hotel mo, yun, life hack yun. Pwede ka dyan, may CR dyan sa KFC. Dyan, ganun. So, makikita nyo dito may potato corner at may shakies. Yan. And makasulat, hindi ko alam kung Korean yan or Chinese. And guys, pwede kayo umorder dyan. Ah, ito palang R&B na to. Milk drink pala to, milk tea drink or tea drink. Yan o. Tapos may katabing shakies. Ayan, medyo madami din tao sa shakies nila ngayon. At katabi noon ay dinikan kapag kagabi itong Om Bar, Boracay. Yung Om Bar guys, sikat na sikat yan kapag dito sa gabi kasi yan, sobrang colorful yan. Sobrang daming itaw dyan sa loob. Like, talagang makulay. Roy G.B. colors, meron na yan dyan. Ayan, Om Bar. And ayan guys, itong Henan Regency Boracay and ito guys, ito yung Wave Boracay. Iyan yung sikat na ito yung sikat na bar dito sa Boracay kapag kagabi. Napakadami diyan mga area na kung saan if ever gusto niyo uminom, gusto niyo mag-shisha, ganyan, and meron diyan DJ kapag kagabi. And ayun, natigyan niyo doon. Henan din yung side na yon. At syempre, hindi mawawala yung pinaka the best buffet in the island. At ito yon. Yan, the best buffet in the island and lunch niya is $699 yung per person. Tapos itong Sunday to Saturday na dinner buffet is $999. Tapos itong Friday and Saturday naman ay 1,049 pesos yung halaga ng buffet. Ayan. Sabi na gusto nyo kontakin yung Seabreeze. Yun yung pangalan ng cafe or restaurant na nag-o-offer ng buffet dito. If ayan, you just screenshot yun na lang. Ayan, dito matatagpuan niya sa ayan. Tapos itong Hot Cats, ito isa sa mga sikat na restaurant din dito sa Boracay. Kasi napakaganda ng ambience, napakaganda ng mismong lugar. And sobrang peaceful ng bahay, parang napakalamig. Hindi ko lang alam kung magkano dyan, pero yan yung mga nakikita ko sa mga vlogs na
restaurant. Sabi na Henan Palm Beach Resort. Ayan, meron kayong makikita dito bihilihan ng milk tea, Taipei milk tea. At ang alam ko malapit na dito yung mismo La Carmela de Boracay. Yung La Carmela yung sikat na hotel dito na budgeted and average lang yung price. Ayan o, meron dito ang bagong restaurant. Seafood and chicken na inasal. Aqua fresh. At ito yung sinasabi kasi yung La Carmela. Yun yung lagi yung pinimension CBN. And if ever na naghahanap kayo ng average na murang price ng hotel, yan yung pwede nyo i-consider. Grabe, tignan nyo yung eat all you can buffet nila, no hidden charges. Buffet lunch nila, $2.95 lang per person. And yung dinner nila, $3.95. Guys, so far, yan yung pinaka-cheapest na nakita ko na buffet. Lunch at dinner, grabe, sobrang mura nyan. And guys, itong Paris Hilton, isa sa mga the best ditong area na kainan. Tignan nyo, $205 beef Paris with only rice. At ayun yung mga ibang option na pwede nyo kainin. Actually guys, ito, nakakain na ako dyan. Previously nung nagpunta ako dito nung nag-solo travel ako sa Boracay, ang sarap ng beef pares nila. And syempre may only rice sa halaga $205. And actually nag-price increase sila kasi dati nung kumain ako dyan parang $170 or $180 lang ata. Pero ngayon tumaas na yung presyo. So I think party yung inflation. And consider nyo kumain ng ganung klaseng food sa Boracay. At syempre, hindi mo wala itong sikat na Andox. And guys, if ever na pumunta kayo dito sa Boracay, yan yung mga kinakapitan ng mga nagtitipid ang Andox, di ba? Kapag ako makain ako dyan sa Andox, yung in-order ko is yung 2-piece Lokito meal. And if ever, nagre-request ako ng dalawang Thai part kasi di ba, yun yung masarap ng option. And spaghetti and other food, pwede yun. Ay wow, nanlalaban tong ano, nanlalaban tong dinner buffet ng Bamboo Beach Resort. Bar and restaurant. Actually, nakita ko to sa ano, nakita ko to sa vlog. $2.99 yung nakita kong price. Siguro nag-price increase na rin sila. So if ever guys, ayan, dinner buffet. Mga naghahanap kayo ng murang dinner buffet dito. And ayan, tignan natin. Usually, ayan siguro yung food. Ayan, tignan nyo. Parang nakikita ko ng papaya, parang mga coffee jelly. Hindi ko alam ng mga klaseng food yun, pero parang mga seafood. Ayan, no? Seashell to, no? Seashells ito. Ito, seashells. Tapos, etc. Check nyo na lang guys, may pansit. At ito naman yung lunch buffet nila. Ayan. Isa din sa mga dapat nyo i-try itong Cafe Maruha. Actually, nag-yogurt na ako dito. Nag-yogurt ice cream na ako dito before. Ayan, ang price niya 200 pesos cup. Tapos kapag ka-waffle cup, 230. And ito naman yung options. Mamimili kayo ng flavor. Kung gusto nyo yogurt, ube, or mix of both. And yung toppings, choose yung toppings. Dalawang toppings ha. So, mamimili kayo doon. And yung fruit. Ayan. Daming choices. So, ito siya. Maliit lang siya dito na area. And pwede kayo dito makiupo dahil sa kanila naman yan. At syempre, hindi nalalayo sa Cafe Maruha itong Sunnyside Cafe. Sikat na sikat po dito sa Boracay. And actually, isa yan sa pinakamasarap kaya lang. Medyo pricey dito. Ah. Medyo pricey dito sa Sunnyside Cafe. Pero napakaganda ng ambience. Ayan guys, sa Sunnyside Cafe. Ba't alang tao ngayon, no? Wala silang customers ngayon. And ito guys yung price. If ever na you want to check, ayan yung mga specials nila. Ito, na-order ko ito, mango and bacon. Ayan. Sarap yan, guys. Ito, tuna salpicaw. Na-order ko na yan. Ang halaga ng tuna salpicaw nila, $3.75. Bacon slab, yan. Masarap yan, guys. Yung bacon nila, hindi ordinary bacon. Medyo makapal. And dito sa pancake nila, yung mga giant pancakes nila, ube and cereal milk pancake, na-try ko na yan. Masarap yan. Yun nga lang, medyo pricey. But you can order half para half lang din yung price. Ayan. Diba? Sarap yan. At ayan, tingnan niya, sabi nga ni Esquire. Esquire babasa to. Best breakfast in the country, period. Oh. Saka ang ganda ng place. So, bumalik tayo dito sa Cafe Maruha. Ayan, bumili ako dito ng yogurt ice cream. At ang in-order ko itong cup. So itong cup in-order ko. Tapos yogurt is a flavor. Sa toppings is nata de coco. Tapos fresh Oreo. Then sa fruit naman is mango. Tapos sa sauce naman is white chocolate. So pwede tayo dito umupo and mag... Umupo muna tayo, din mamaya tayo ulit lalakad.